Ace. Hindi na maganda yung mga last candle. Parang gustong mag-correct. So, kung magko-correct yan, dito lang yan babalik. Welcome sa part 1 ng ating weekend charting. And if you're not yet member ng ating Facebook, eh actually, dalawa yung group natin. Pero dito tayo nagpo-poll sa Philippine Reads 101. No? At if you want to join sa ating Facebook, edi click nyo yung description at nandiyan ang link papunta sa ating Facebook group. Okay, so ito yung mga inyong mga stock request and piniliin natin yan, no, yung matataas ang vote, yung top 12. Syempre, isama natin yung SSP, special request, no, by Sir Dart. Sige, isama natin yan. Tender offer ng SSP. Okay, at ito na yung summary. Yun, so we have bali 13. Sama natin sa part 2 yung SSP yon, and ngayong part 1 is ito lang tayong 6 yan hanggang kay Pure Gold. Okay, sige. Simulan natin para maumpisa na yan, URC number. Anyway nga pala, no, sabi natin sa ating market outlook is PSE is nasa bullish sentiment at pwede na tayong mag buy and hold or mag long term positioning dahil the time has come, sabi ni Powell. And mayroon naman kayong access na, lahat ng nasa Discord may access naman kayo sa ating valuation table. Eh di pumili na kayo ng mga good stock doon na pwede nyong tulugan. When we say tulugan, eh iwan ng matagal at i-harvest mo na lang after 2 years, 3 years. Sure yun, no? Basta yung magaganda lang, blue chips na may good fundamentals, mamili na kayo dun sa table natin. Okay, so back to URC. URC blue chips, pero ito yung mga among those blue chips, ang iiwasan nyo is yung hindi maganda ang earnings, no? Lalo na yung misestimates na earnings. Ang pipiliin nyo sa valuation table natin is, for example yan, URC, Pure Gold, JFC, no? Check nyo yung year-on-year income. No, i-compare nyo sa target income. Okay, so gaya nito, ang target dito is 20% sa URC. And nag-negative 0.19. Misestimates na yan. I-sell down yan. Pipiliin nyo dun yung mga ganito. Yung mataas ng earnings. Yan, GFC. Taas ng earnings niya compared sa estimates. Eh di above estimate, ibig sabihin ang na-price in sa market is nandito lang. Okay? Nandito lang, pero ang kanyang earnings ay para dito. So may rally 'yon, no. Kung JFC 'yan. So 'yun ang importance ng earnings estimates na 'yan. Plus syempre kita niyo naman, no, you know, may rating naman, may buys, may fair value din doon. So 'yun, pumili na kayo, no. So again, URC, goods ang ratio pero mababa yung net profit margin niya kasi 10% lang. At dapat to is mga 15. ROE, ROA, baba din. Though maganda lang yung liquidity ratio niya, no? Yun. Earnings below nga. And PE niya is 17 times, no? Kala mo mura yan, pero 17 times yan. Okay. Dahil bumaba ang kanyang earnings. Historical niya is 28. Cheap din naman kasi kasi nga 28 ang historical, pero ang pinapricing sa kanya is 15, pero paglabas ng earnings biglang 17 pala. So dapat mahabol niya sa next 2Q na paparating, no, 3 and 4Q. Pero pag hindi, ay yari yan, no? Actually kinatay na, you know, dahil nga sa earnings yan, kinatay na agad. Though may 46% upside pa dahil sa 141 target price at may buy naman. Pero ayusin muna nila to, no. Ito ang primary na chine-check, no. The earnings versus estimates and the valuation, yung PE. Okay? So yeah, that explain bakit ganyan ang movement on chart. Okay? So based sa fundamental, sa akit ba? Well, hindi, no. Yan ang mabilis na sagot. Pwede siyang mag technical bounce. Ayun, pwedeng mag-fill ng gap diyan. Pero technicals lang 'yon. Okay, sa fundamentals niya, mahihirapan yan umakyat dahil walang magtitiwala kasi nga, ayun, no, namumula. Okay? Yun, kitang-kita naman, no, negative 22. Diba? Negative 22, Q on Q. Year on year, negative 19. Kasi positive naman yung nauna niya. Okay.
So, yun, may dividends. Pero I think this is not enough. Kasi wa 1.6%. Pag-usapan natin ito nung isang linggo, sabi natin technical bounce lang to, kasi oversold. So, hanggang saan ang technical bounce? Yan, pwede dyan. Ayun na pala, halos tinamaan na nun, no? So, tingin ko magre-range na to dito. Actually, malaki-laking range, no? So, yun yung malaking range niya. Para yan, baka feel ng gap dito, dapat yan mabreak to at bumalik dun. Pero napakalakas ng stock na yan pag nangyari yun. Okay? So, may mas malaki yung chance na mag-range yan dito sa ilalim. Okay? So, yun lang, URC. Avoid muna dahil hindi good ang earnings. Pag bullish ang market, dapat dun kayo sa mga bullish din na stock. Okay? Avoid mag-bottom fish kapag bull run kasi bakit naiwan, di ba? Ba't naiwan sa rally, eh? Rising tides lifts all boat, di ba? Yung naiwan, yung mga boat na may damage like this one. Okay, so that's it. URC, next is Converge. Yun, Converge. Oh, ito, ang good explanation bakit umaakyat ng ganyan kalakas. Eh, kasi nga, in-explain na ng FA natin, no, ng valuation table natin. In-explain na niya na ang target sa kanya is negative 2, pero ang binigay niya, hindi pa tapos ang taon, is positive 23. Okay? Next year, target lang sa kanya is positive 7, pero ngayon pa lang, di ba, lakas na ng earnings niya. That's why, yung fair value, naiwan na, nalampas na na. Ayun, no? Kaya wala nang ang upside, eh. So, titigil ba sa pag-akyat yan si Converge? Siyempre, hindi. Kasi kung 3Q is mas maganda pa ulit or ma-maintain niya yung 20-30%, eh, iwan yan. Iwan yung fair value at hahabol yan, no? So, yun ang importance na may ganito ka na nakikita. So, that's Converge. Target price, 14. Eh, lampas na sa 14. Bibili ka pa ba? Oh, siyempre, hindi na. No, naiwan na. Eh, paano kung may hawak? Eh, di hold. Okay, yun, tinamaan na pala. Meron tayong ano dito, ayun o, guhit, matagal na to. Last week pa. Siguro fair value to. Fair value ng average. Average natin. Tama, 15.6. 15 na lang. Okay. So, ito, hindi na to para bilhin, no? Bibili kung magdi-deep, pero kung hindi magdi-deep, pass na, naiwan na, ibig sabihin, hanap ng iba. Overbought, oh, malapit na ito mag-correct. Tsaka pag mag-correct man siya, eh, wala nang upside, eh. Pwede yan kung magbibigay siya ng magandang earnings ulit. So, pero speculative na yon. Dapat may magandang forecast. Dapat mag-revise tong mga to. Okay, so yun lang, Converge. Hold sa may hawak, pero trail stop yan, gamitin nyo tong MA na to. Maglagay kayo ng MA na maliit, at pag nabasag yung MA na maliit, eh, benta nyo na. Okay, dahil lampas na sa fair value. Good run yan. Okay, eh, bakit good run? Imagine, oh, sa breakout level, 26% rally agad, 2 weeks. So goods pa rin, di ba? Pero kailangan magpahinga. So, kung magdi-deep, malamang dito lang yan, 13. Tapos dyan ang mag-range. So, hanap na ng iba. Ayan, Converge, Tel. Si Tel nagbigay ng dividends, pero kita niyo yung kanyang earnings, negative. Okay? Negative 0.1. Negative 18 year on year. Upside niya, maliit na lang o 5% na lang. Pero I think tinamaan na yung 1.624 ang high. 1.644 ang fair value. So, na-hit na halos. So, tapos X-date. Nalamang X-date na lang yung nagpa-akyat dito. O yung dividends, tapos bumagsak na after X-date. So, okay pa ba to si Tel? Parang masyadong
malakas kung yan ang susukati natin. So tama lang yung fair value niya dito na 1,644. O sa ngayon yan muna, yan din ang resistance. So again, kung yan na yung fair value at malapit na, hindi naman malakas yung earnings niya, no? Like converge. Ayan, no? So misestimates pa nga eh. Kaso maganda kasi yung dividends niya, 6%. Kaya may rally din, pero hindi kasing lakas, no? So dito lang siya nag-rally, oh. 7, di ba? Okay, so kung gusto niyong bumili, pwede. Pero kung babalik doon, 4% lang, liit ng upside na. So again, hanap na lang iba. Okay, kung gusto niyo naman, edi lagyan niyo ng trend line at doon niyo abangan sa trend line. Ayun. O, dyan. Ang 1.5. Pag bumaba ng 1.5. Pero kung bibili niyo to, dahil sa dividend siguro. Kasi kung sa upside, wala na halos upside. Okay. Ayun. Dahil sa 6% dibs. Tell. Next is MBT. Ito maganda, si MBT. Ayun, oh. May guhit pala tayo doon. Buray na natin dahil nangyari na naman. MBT. Nag-rally dahil sa dividends, no? 7% yield. Check natin. 2%. Tapos meron siya nung nakaraan na 2.6 saka 3. So, bali 7%. Meron pa ba yan after ng September, August? Wala na, last niya na yun. So maganda talaga yung dividend play, no? Ipunin mo lang, tapos pagdating ng dividends, benta mo, di ayos. All time high ba? Hindi. Ayun, resistance na rin. Pero ano to, ah? Haba. May magandang ano dito. May magandang range. Imposible na yan, oh, kung yan, oh, sabi sa technicals yun daw, eh. Check na lang natin. Sa FA. 88. Sabi sa technicals, 88. Sa FA, MBT. Okay, meron namang 88. 88 pesos. Ang average niya is 83. Sa FA or sa consensus, may nag-consensus is 80. Maliit na. Pero masyadong mataas yung pangarap na 88, no? Basagin niya muna to. Yung 74, 75. Basagin muna. Tsaka natin sipatin yung 88 na yan, no? Sa ngayon, hindi muna. Kasi baka hindi magtuloy. Or pwede naman na umakyat siya hanggat wala pang ex-date. 2% lang, eh. So yung move niya dito, 6%, lampas pa. So tingnan natin, no, kung mag-conso dito, yan. Eh di good yan, pwede yan mag-breakout. Pero baka hindi, baka mag-correct na. Ayun. Malapit na rin sa overbought. 7% upside lang. Sa ibaba na lang, ano, antayin nyo sa ilalim, no? Above, ano rin to, above estimates din. Goods din. Next, MBT. Close natin yan. SMPH. SMPH. Yung nga pala, no, kung gusto nyo sumali sa ating Discord group, meron tayong libre sa TFT. Just click the join button sa link ng ating Facebook. Mayroon dyan sa Facebook natin. And then may link doon pupunta sa TFT free Discord chat. Kung gusto nyo naman sumama sa Discord ng YouTube ng subscribers natin, pwede rin kayo mag-join doon sa subscribe sa YouTube. Mayroon ng button na join sa tabi. Yun. Mayroon din doon. Okay. SMPH. Oh, ayan na ang guhit. May range pababa, downtrend. At hindi pa umaakyat. Mukhang namimigay pa to ng entry. Sige lang, mamigay ka lang. Ayun. Actually, nabenta ko na yung SMPH ko.
naubos, naitodo. So wala na tayong hawak dyan. Naitodo dyan sa 30, yan, sa level na yan, sa MA200. Naubos dyan. Yun, kung mag correct dito sa 29, ayan, pwede dyan. Start ng buying sa 29. Hanggang dito sa 20, around 28 yan. 27.8, mga ganun. Pero masyadong weak yun pagka tumama pa dun. Malamang dito lang yan. Actually, ito nga, lumalaban na ito eh. 29.6. Pero baratin natin. Baka magbigay pa. Okay, hindi pa naman siya mga stretch. Maganda pa yung correction. Sige lang, dito, ayan. Ako dito, mag-antay, 29. Tsaka isa pang tranche sa 28. Okay, bakit gusto natin yan? Tingnan natin kung bakit. SMPH. Ayun, upside 31% pa sa current level. Earnings above din, no? 12 ang estimate, binigay niya is 13. 13, so pwede pa yan, no? Target price is average yan, 40. Okay, all buys. So, buy the dip for S&PH. Okay, next. Oh, last natin. Last natin is Pure Gold. Pure Gold. Ayun na. Nag-breakout na. Breakout sa ME200. Bull flag breakout. Kaya ba yan? Check natin kung kaya. Sa retest na lang, no? Pag nag-retest, yan, no? May ayun nagre-correct na pala, no? Sa pag nag-correct siya dito, yan, kung gusto niyo to, ha, mga 27 26.9, yon. So next target niya is yun, maliit lang, 7.5%. okay, so yun lang ang kanyang target price short term. Pero kung long term yan, Pure Gold, 43% upside pa yan, no? Ang kanyang average target price is 43 pa. Ayun, dun pa sa malayo, 43. Hindi na makita. Pero dating 47, no? Yan, 43 na lang. Pero mataas pa rin yung 43. Okay. Yun. Pero kasi ito si Pure Gold, binibili lang to pagka, ano eh, pag yung may mga bad news, may mga recession, depression, doon lang siya binibili. Pero pagka ganito, medyo yung retailers na groceries medyo weak. Okay, kaya mapapansin niyo walang volume 'to eh. Pero okay din naman kasi kung nabili niyo ito, mga palagay ko ito yung nag-drop sa 61 o 64. Oh, yan, may 8% upside din naman, no. Hindi nga lang ganoon kalakas. Hindi katulad ng iba na nag-10-20. Okay. Ayan, medyo gapang ng konti. So yan, Pure Gold, goods naman, may upside pa. Below estimates nga lang ang earnings niya, kaya ganyan. Medyo mabagal, pero all buys, 4% dips. Kailan nagbibigay? June. So, pwede, sige. Ayan, 7% upside. Abangan niyo lang pag nag-dip. Okay. So yun lang for part 1. Thanks for watching and feel free to share this video sa mga friends nyo para may guide din sila sa kanilang trading. So if you want to join our live charting, just yun nga, join our Discord or join our Facebook para dun tayo nagpo-poll at dun din natin pinopost yung ating live charting. Makakapag-request din kayo doon. If you are part of Discord, pwede kayo magtanong ng stocks anytime for analysis. Okay, so yun lang. And yun, kita-kits part 2. Ito naman tayo.